Dalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin. Diyos na nahabag sa amin na mga lumayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang Panginoong Hesukristo ay ipinako sa krus sa halip na kami noong kami ay mga kaaway pa ng Diyos. At hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pumamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus. At iniligtas kami mula sa pag-uukom at ginawa kaming mga anak ng Diyos na wala ng aming sariling pagsisikap. Aming pinasasalamatan, pinupuri at niluluwalhati ang Diyos sa kanyang dakilang biyaya na nagbigay ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Salamat din po sapagkat sa aming isang linggong pagtitipon at pag-aaral ng salita ng Diyos ay ipinahintulot ninyo na maraming tao ang magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Kami ay tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Naniniwala kami na ang aming katawan, kaluluwa at natitirang buhay ay ibinukod para sa banal na kalooban ng Diyos. Pakiusap, pamunuan at gabayan po ninyo kami, namumuhay para lamang sa ebanghelyo at kalooban ng Diyos sa aming natitirang buhay. Kung mayroon man na hindi nakaunawa sa biyaya ng Diyos, buksan po ninyo ang kanilang puso upang maunawaan ang dakilang biyaya ng Diyos. Nang sa gayon, sila po'y maligtas. Gabayan mo po ang aming pamilya, kamag-anak at kapitbahay na hindi paligtas upang maligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Alalahanin po ninyo ang aming iglesia sa Korea at maraming iglesia sa iba't ibang panig ng mundo na nangangaral ng Ebanghelyo sa mahirap na sitwasyon. At hawakan sila sa pamamagitan ng salita at biyaya ng Diyos at makapangyarihang kamay upang maisakatuparan nila ang gawain ng Diyos na gumabay sa mga naliligaw na kaluluwa patungo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Ebanghelyo sa kahit na anumang sitwasyon. Pakiusap, pagalin mo po ang mga nasa karamdaman upang sila ay makapaglingkod sa Panginoon at magamit sa gawain ng pag-aaral ng Ebanghelyo. Ang Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin kung ano ang nararapat naming gawin. Sa oras pong ito, samahan, gabayan po ninyo kami na malaman ang salita na nais ninyong ihayag, ang banal na kalooban ng Diyos. Kami nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Marcos chapter 4. Marcos chapter 4 verse 26 hanggang 29. Marcos chapter 4 verse 26 hanggang 29. Babasahin ko po ito. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nag-aasik ng binhi sa lupa. At natutulog at mabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Noong nakaraang linggo ay nag-aral tayong mabuti ng Biblia. Naniniwala ako na marami sa mga dumalo sa Bible Seminar ang narito ngayon. At maraming tao ang naligtas sa pamamagitan ng pagkakaunawa sa biyaya ng Diyos. Kahit na hindi natin alam kung sino ang totoong naligtas,
Alam ito ng naligtas at alam din ng Diyos. Sa mga hindi naligtas, kahit na nakapakinig na sila, kailangan nilang patuloy na makinig ng Bible Seminar. Kailangan nilang patuloy na makinig ng Bible Seminar. Ang ilan ay nagkakaroon ng kasiguruhan sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ng isang beses na Bible Seminar. Subalit may ilan na naliligtas sa pangalawa o pangatlong Bible Seminar o higit pa minsan. Nakadepende ito kung gaano kataimtim ang kanilang puso na magnais sa biyaya ng Diyos. Ang iba ay naliligtas ng maaga at ang ilan ay gumugugol ng mahabang panahon hanggang sa sila ay maligtas. Sa Jeremias chapter 29 verse 13, hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. Kung ating hahanapin ng buong puso, ay matatagpuan natin ang Diyos. Matatagpuan, ibig sabihin, ang Diyos ay tumutulong na maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya, ang mga hindi nakaunawa sa salita ng Diyos, kahit na nakapakinig na, ay kailangan patuloy na mag-aral ng salita ng higit at higit pa. At isipin na kulang pa ang pagnanais niya sa salita ng Diyos. Walang madaling bagay sa mundo. Pwede tayo nga magkaroon ng isang bagay kung pagsisikapan nating makuha ito. Subalit, pagdating sa kaligtasan, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa o pagsusumikap. Ang kaligtasan ay hindi natin makakabit sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap o sariling paggawa natin. Ang Diyos ay tumitingin sa ating puso at tinutulungan ang mga naghahanap na makatagpo. Gaya ng sinasabi, humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Pagdating sa mga bagay sa sanlibutan, pwede tayong sumuko kapag nabigo. Kapag ang estudyante ay bumagsak sa entrance exam sa kolehiyo, pwede siyang sumubok ulit ng 2 o 3 beses. At kapag bagsak pa rin, pwede siyang sumubok sa ibang kolehiyo sa probinsya. Kung bagsak pa rin, pwede siyang maghanap ng ibang paraan. Subalit, pagdating sa problema sa kaligtasan, ito ay hindi isang bagay na hindi natin pwedeng isuko. Yung kaligtasan ay hindi natin pwedeng isuko. Kahit na mabigo tayo ng maraming beses sa pakikinig, hindi tayo dapat sumuko. Kahit na makinig ng 10 beses, 100 beses, 1,000 beses, hanggang mamatay. Siyempre, kung mayroon tayong matinding pagnanais, ay hindi yun aabot ng ganoon katagal. Walang masihigit kaysa rito. Sapagkat nakasalalay sa pagkakaroon ng kaligtasan ang walang hanggang pagkawasa o buhay na walang hanggan. Sa tingin ko, ang ilan na sumuko sa pakikinig ay mga hindi naghahanap sa Diyos. Wala silang pagnanais sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming tao ang nakapakinig sa Bible Seminar. Subalit kakaunti lamang ang nakakaunawa at nananatili. Ang ebidensya ng kaligtasan ay makikita pagkatapos maligtas. Kapag ang isang taong may sakit ay inoperahan o pinagaling ng gamot, wala bang makikitang resulta sa buhay niya? Makakagawa na siya ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng kanyang pinagaling na katawan. Hindi siya mananatiling nakaratay lang sa higaan na walang ginagawa na kagaya ng dati. Kaya pagkatapos magkaroon ng kaligtasan, nasa atin ang biyaya at buhay ng Diyos. At mayroon tayong tamang relasyon sa Diyos. At mayroon tayong buhay na walang hanggan. At mayroon tayong pag-asa na makapasok sa langit. At ang ating puso at buhay ay magpapago. Hindi mapipigilang huwag magbago.
Naniniwala ako na may mga dumalo sa Sunday sermon sa unang pagkakataon ngayon pagkatapos maligtas. Kung tayo ay naligtas, ang ating kaluluwa ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. At ang Diyos ay ating Ama, iisang Ama, magkakapatid tayo sa isa't isa. Sa Efeso chapter 2 verse 19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at panyaga, kundi kayo ay mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayo ay naging pamilya ng Diyos. Ang pamilya na ipinanganak sa isang magulang ay nagtutulungan kapag mayroong kahirapan. Minsan ay nagkakaroon ng alitan sa pagitan ng magkakapatid, subalit ito ay panandalian lamang. Sila ay may pananabik sa isa't isa, at kahit na nasa malayong lugar, kapag may paghihirap ay nag-uusap at nagtutulungan. Ang mga naligtas ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. At mayroon tayong iisang pag-asa at parehong layunin sa buhay. At hindi lang tayo sa langit magsasama magpakailanman. Kailangan din nating mamuhay na magkakasama sa mundo. Ang mga ligtas ay magkakasamang nabubuhay sa mundo. Dito sa mundo, ang mayayamang tao ay nagsasama-sama. Mayroon silang mga grupo. Mayroon ding samahan at mayroon silang samahan. Nagtitipon-tipon sila. Ang mga politiko ay nakikisama sa kapwa-politiko. Ang mga negosyante sa kapwa-negosyante. Sa Animal Kingdom, ang mga agila ay nakikisama sa kapwa-agila. Ang kalapati sa kapwa-kalapati. Maya sa kapwa-maya. Ayon sa kani-kanilang uri. Makikita din natin sa dagat, ang mga isda ay nagsasama-sama ayon sa kanilang uri. Sa ibang salita, ito ay fellowship o pagsasama-sama. Sa pamamagitan ng pakikisama, nabubuhay sila dito sa mundo. Katulad nito, ang mga ligtas ay namumuhay ng magkakasama hanggang sa pagharap nila sa Panginoon. Ang pamumuhay na ito ay tinatawag na pakikisama. Sa English, fellowship. Upang sila'y magkaroon ng iisang pag-iisip, upang magtulungan sa isa't isa. Kapag nabuwal ang isa, tutulungan siyang makabangon ng iba. Kung ang isa ay mayroong kahirapan, tutulungan siya ng iba na madaig ito, upang sila ay hindi matisod hanggang sa makarating sa langit. Ito ay napakahalagang gawain na kailangan gawin ng mga naligtas sa isa't isa. Kailangan natin itong patuloy na mapag-aralan sa pamamagitan ng Biblia. Ang mga salita na binasa natin kanina ay sinabi ni Jesus. Sa tuwing si Jesus ay nagpapahayag ng mahalagang katotohanan, gumagamit siya ng mga talinhaga upang madali itong maintindihan. Sa Marcos chapter 4, nagsalita si Jesus ng mga talinhaga mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Bagaman mayroong maraming talinhaga, ang talinhaga ng mga hasik ay espesyal. Ipinaliwanag ni Jesus ang mahalagang katotohanan sa pamamagitan ng mga bagay na madaling maintindihan. Kaya nga bagaman mayroong maraming talinhaga dito sa Mateo 4, ang talinhaga ng mga hasik ay espesyal. Dito sa Marcos chapter 4 verse 26, sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Dito ay ang kaharian ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang sansinuko at ang mundo. At nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Subalit, iniwan ng tao ang Diyos at nahulog sa kasalanan. Ngunit hindi pinabayaan ng Diyos ang tao, kundi iniligtas sila. Iniligtas ng Diyos ang makasalanan na nararapat sa impyerno at ginawa silang mga anak ng Diyos upang makapunta sa walang hanggang langit. Kaya sinabi, upang huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't iniligtas ng Diyos ang mga makasalanang nararapat sa impyerno at ginawa silang mga anak ng langit. Upang ipaliwanag ang daan patungo sa kaharian ng Diyos, gumamit si Jesus ng mga talinhaga upang madali itong maintindihan. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Pag
Pagkatapos na maihasik ng mga hasik ang binhi sa lupa, lumipas ang gabi at araw. At pagkatapos, sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Hindi nalalaman ng tao kung paano ba lumalaki at namumunga ang isang binhi. Ito'y gawa ng Diyos, ng may lalang. Ang isang maliit na binhi ay maaaring maging isang malaking puno ayon sa kanyang uri. Mayroong puno ng sequoia. Ang pinakamalaking puno sa buong mundo, sequoia. Ipapakita ko ang larawan ng puno na ito. Mayroong maraming puno ng sequoia sa Sequoia National Park sa Amerika. Ang sukat ng puno ng sequoia ay nasa 30 metro ang palibot nito. At nasa 120 hanggang 130 metro ang taas nito. Subalit ang buto nito ay napakaliit. Kahit na napakalaki ng puno ng sequoia, ang binhi nito ay hindi malaki. Ang isang maliit na binhi ay nagiging malaking puno at namumunga ng marami, sapagkat may buhay sa loob ng binhi. Kaya sa Marcos chapter 4 verse 14, ang mga hasik ay naghahasik ng salita. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang maghasik ay ang mangaral ng salita ng Diyos. Ang lupa ay ang puso ng tao. Ang ibang binhi ay nahulog sa tabi ng daan, at ang iba ay sa batuhan, sa tinikan, at ang iba ay sa mabuting lupa. Ang binhi na nahulog sa tabing daan ay hindi nagkaugat. Nagdatingan ang mga ibon at kinain ito. Ibig sabihin, kahit na narinig nila ang salita ng Diyos, hindi nila ito naintindihan. Sapagkat ang kanilang puso ay matigas, na gaya ng sa tabing daan. Mayroong mga matitigas na tao, na gaya ng tabing daan. Hindi sila nakikinig na mabuti sa salita ng Biblia. At dumarating ang mga ibon at kinakain ang binhi. Inaagaw ng Diablo. Yung salita ng Diyos ay kinukuha ng Diablo mula sa kanilang puso upang huwag silang maligtas. Ang salita ng Diyos ay pansamantalang nananatili sa kanilang isipan. At pagkatapos ay nakakalimutan nila ang salita. Nakakalimutan nila ang salita. Bakit? Sapagkat kinuha ng Diablo ang salita ng Diyos. Subalit hindi nila alam na nangyari. Nagkaroon sana sila ng kaligtasan. Ang binhi na nahulog sa batuhan ay sumibol ng panandalian. Subalit hindi ito nagkaugat sa lupa dahil mayroong mga bato sa ilalim. Nang sumikat ang araw, nainitan ito. Ang tao ito ay nakinig ng salita ng Diyos at naniwala ng kaunti. Kaya't nang dumating ang kapighatian o ang mga pag-uusig dahil sa salita, kaagad silang tumalikod. Mas mainam ito kaysa sa binhi na naihasik sa tabi ng daan, subalit hindi ito kaligtasan. Sa huli, tumatalikod sila pagkatapos makaranas ng mga kahirapan. At ang binhi na naihasik sa tinikan ay lumaki ng kaunti. Subalit dahil sa mga tinik ay hindi ito namunga. Ang mga tinik ay mga alalahanin sa sanlibutan. Ang pandaraya ng kayamanan at pagnanasa sa ibang mga bagay ay sumakal sa salita. Sumakal sa salita, panandalian nilang tiniis ang kahirapan. Subalit tumalikod sila sa bandang huli. Sa huli, tumatalikod sila. Hindi sila ligtas. Ang ilan sa kanila ay mukhang ligtas. Subalit, sa paglipas ng panahon, tumatalikod sila. Tumatalikod sila, hindi ito kaligtasan. Subalit ang nasik sa mabuting lupa, narinig nila ang salita, tinanggap ito at namumunga.
Mayroong kaparehong salita sa Mateo chapter 13 at Lucas chapter 8 ng 30, 60 at 100 na mamunga. Ang mabuting lupa ay tumutukoy sa mga nakinig ng salita ng Diyos at tinanggap ito sa isang dalisay na puso. At sila'y namumunga. Kaya ang pangangaral ng salita ay gaya ng paghahasik ng binhi. Sinasabi ng Biblia na ang bawat taong naligtas ay tumanggap ng binhi sa kanilang puso at bilang mabuting lupa, namumunga sila. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw, sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. At sa verse 28, ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Kapag ang binhi ay nasa tamang halumigbig at temperatura, ito ay umuusbong at lumalaki. Ang una ay usbong, at pagkalipas ng ilang panahon ay ang uhay na handa ng mamunga, at pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Kagaya nito, mayroong tatlong yugto ang kaligtasan, ang usbong, ang uhay, at ang uhay na hitik sa butil. Kapag ang binhi ay hinog na, kagad itong inilalagay sa karit. Tinitipon ng mga ani ang mga butil. Ano ang ibig sabihin ng talinhagang ito? Ang usbong ay tumutukoy na ang isang tao ay nakinig sa salita ng Diyos at naligtas. Ang usbong ay pasimula ng buhay. At ang uhay ay ang paglago sa ating pamumuhay. At ang uhay na itik sa butil ay ang bunga ng buhay. Ipinaliwanag ni Jesus ang tungkol sa tatlong yugto na ito, na ang isang taong naligtas ay lumalago sa kanyang pananampalataya at siya ay nagiging mabuting bunga at tinitipon ng Diyos ang bunga sa langit. Ngayong naligtas ka ay dapat mong matutunan ang mga salitang ito. Kailangan mo itong matutunan ng higit pang detalyado. Ito ay mahalaga na kailangang paulit-ulit na pag-aralan kahit na ng mga ligtas na. Kailangang mapakinggan ng paulit-ulit. Kaya sa Biblia, maraming beses binabanggit ang salitang kaligtasan. Subalit ang salitang kaligtasan ay mayroong iba't ibang tinutukoy ayon sa paggamit. Hindi lahat ng salitang kaligtasan ay magkakapareho ang tinutukoy. Ngayon ay makinig tayong mabuti sa mga salitang ito. Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Si Jesucristo ay namatay para sa atin. Si Jesus ang tumanggap ng puot at paghatol na dapat ay para sa atin. Ibinuhos ni Jesus ang lahat ng kanyang dugo. Ibig sabihin ay ibinigay niya ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Ito ang pinakamahalagang nilalaman. Noong maunawaan natin ang biyaya ng Diyos at sumampalataya tayo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, napatawad ang ating mga kasalanan at tayo ay naligtas. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Tayo ay ipinanganak na muli. Kaya sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kamanghamanghang regalo, kaloob. Walang bayad na regalo. Tuwing Linggo, patuloy nating ipinapangaral ang patungkol sa kaligtasan, ang pinakadakilang kaloob na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Babanggitin ko din ito ngayong araw
Subalit ang nais ko itong sabihin na ngayon para sa mga bagong naligtas. Kaya ang kaligtasang binabanggit dito, kayo'y naligtas, ay nagmula sa pagtanggap sa regalo na biyaya ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Napakadali lang po, di ba? At sa 1 Pedro chapter 1 verse 8, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong inibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Bagamat hindi natin nakita si Jesus, nakilala natin si Jesus sa pamamagitan ng Biblia, na siya'y dumating sa mundo ito upang iligtas tayo. Siya na walang kasalanan ay namatay sa halip na tayo. Pinasan niya ang lahat ng sumpa at paghatol na dapat ay sa atin. At namatay siya na upang magdanat ng dugo para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan, minsan magpakailanman. At sa pamamagitan ng salita, nakilala natin na giniba ng Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan. Bumangon siya mula sa mga patay, umakyat sa langit, at patuloy na nananalangin sa kanang kamay ng Diyos. Si Tomas, na alagad ni Jesus, ay nagsabi, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makita si Jesus at mahawakan siya." Dahil sa noong una, nagpakita ang muling nabuhay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Noong time na yon, wala si Tomas. Nakita namin si Jesus na muling nabuhay. "O, nahawakan niyo ba siya?" "Hindi namin siya nahawakan." "Naku, dapat hinawakan niyo. Paano kayo maniniwala sa pamamagitan lamang ng pagtingin?" "Basta ako, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya mahawakan." Tunay na si Tomas ay mapagdudang tao. Kaya nga makalipas ng 7 araw, muling nagpakita si Jesus. Mayroong mga marka ng pako sa kanyang mga kamay, mga marka ng sibat sa kanyang tagiliran. Tumingin siya sa kanya at sinabi, "Hawakan mo. Hawakan mo ito at manampalataya ka. Huwag kang mag-aninlangan kundi sa manampalataya." Si Tomas medyo na konsensya, subalit hinawakan niya si Jesus. Inilagay niya ang kanyang kamay sa butas sa kanyang tagiliran at nagpatira pa sa kanyang harapan. "Panginoon ko at Diyos ko," sinabi sa kanya ni Jesus, "sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya." Ang mga alagad ay lumakad na kasama ni Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon. Nakita nilang siya'y namatay sa krus. Nakita nila ang muling nabuhay na Panginoon. At nakita nila ang Panginoon na umakyat sa langit sa loob ng 40 araw. Kaya't nang magbanta ang mga Hudyo na papatayin ang mga apostol kapag nangaral ng Ebanghelyo, "Huwag kayong mangaral tungkol sa kanya." Sinabi nila, "Hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig." Ano ba ang kinatakutan nila? Natakot ba silang mamatay? Tinubos na ng Panginoon ang kanilang mga kasalanan magpakailanman. Ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At ngayon ay mayroon silang buhay na walang hanggan. At mayroon silang tiyak na pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Takot ka bang mamatay? Binugbog ng mga Hudyo ang mga alagad upang huwag nang magsalita patungkol kay Jesus. Subalit sinabi ni Jesus, "Kung kayo inuusig dahil sa akin, malaki ang inyong gantimpala sa langit." Kaya nga yung mga alagad, mas lalo pang nagalak. Mas nagalak silang magdusa para sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Kahit napatayin sila, hindi nila pwedeng itigil ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kapag sila ay ibinalanggo, nangangaral sila sa loob ng kulungan, sa bantay ng bilangguan. Kapag sila ay pinapalayas, nangangaral sila saan man sila mapadpad. Sa Gawa chapter 8, pagkatapos batuhin si Esteban hanggang mamatay, lahat nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria. Pinag-uusig sila ng mga Hudyo. Gayunpaman, ang mga naggalat na Kristiyano ay hindi nagtago kung saan-saan dahil sa takot. Ipinangaral nila ang Ebanghelyo saan man sila napunta, saan man sila dumako. Ang dahilan kung bakit ikinalat sila ng Diyos ay upang maipangaral ang Ebanghelyo sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya bakit sila magkukumpulan sa Jerusalem?
Katulad ng paghampas sa apoy upang kung susubukan mo itong patayin, kung hahampasin mo ang apoy, tatalsik ang mga siklab at lalo pang kakalat. May matinding pag-uusig sa Jerusalem. Kaya ang mga nagkalat na tao ay nangaral saan man sila magpunta. Mabilis na kumalat ang Ebanghelyo. Kaya mula sa Jerusalem hanggang sa Roma, noong mga araw na iyon, nakarating hanggang sa Europa. May kasabihan, lahat ng kalsada ay papunta sa Roma. Kung pupunta ka sa Roma at mangangaral ng Ebanghelyo, mabilis na kakalat ito. Kaya hindi natin alam kung gaano kabilis na naipangaral ang Ebanghelyo noong panahon na iyon. Gayunpaman, bagaman hindi natin nakita, mayroong maraming mga ebidensya upang maniwala kay Hesukristo. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Hindi na siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Dahil sa naligtas na tayo, mayroon tayong galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. May mga taong nagagalak kapag nakabili ng bagong bahay. Kapag nakabili sila ng magandang bagong bahay. May mga nagagalak kapag ikinakasal. May mga nagagalak kapag kumakain ng masasarap na pagkain. Sa mundong ito ay maraming bagay na masayang gawin. Subalit walang anumang pwedeng ikumpara sa kagalakan kapag naligtas ka. Kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Kung inyong titingnan ang mga himno ay naisulat sapagkat ang mga taong naligtas ay mayroong pusong nag-uumapaw sa kagalakan at pasasalamat. Ito ay tula na kinalaunan ay naging kanta at inaawit. Kung pakikinggan mo ay kamangha-mangha ito. Kamangha-mangha ito. Kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Kaya nga, yung kanilang kagalakan ay makikita sa mga himno. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Tinatawag itong amazing grace kasi ito ay dakila o malaki. Ito ay kahangahanga, kahangahangang biyaya. Kahangahangang biyaya. Ang biyayang nagligtas. Iniligtas ng Diyos ang isang makasalanang tulad ko na patungo sa impyerno. Sa sandaling panahon, tayo ay pupunta sa langit at makakasama ang Diyos magpakailanman. Magpakailanman. Magpakailanman, hindi lang 1,000 o 10,000 taon. Sa tuwing naiisip ko ito, ang aking kasiyahan at kagalakan ay naguumapaw. Kaya kahit na mahirap tayo, may kagalakan. Isumpa man tayo ng iba o hindi, magkasakit man tayo at mamatay, ang kagalakang ito ay hindi mawawala. Kapag namatay tayo, sa Panginoon tayo kaagad pupunta. Takot ba kayong mamatay? Sa tingin nyo, takot ka bang mamatay? Ang kamatayan ay labis na kinatatakutan ng mga tao. Kaya nga sinasabi nila, mamamatay na ako sa lamig, mamamatay na ako sa init, mamamatay na ako sa saya. May ilang tao na talagang namatay dahil sa sobrang saya. May isang nanalo ng bilyong dolyar sa loto. At, bigla siyang inatake sa puso at namatay. Nangyari talaga ito. May isang nanood ng soccer sa TV. Goal in! Goal in! Tuwang-tuwa siya. Sumisigaw pa at pumapalakpak. Tapos biglang inatake sa puso at namatay. Subalit para sa mga Kristiyano, hindi ganitong kasiyahan ang binabanggit ko. Kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Ngayon, una sa lahat, ang kaligtasan ito ay mula sa kaligtasan ng kaluluwa. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kayo noong mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kaligtasan, ibig sabihin kapatawaran ng mga kasalanan. Inaring ganap, ipinanganak muli, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, naging anak ng Diyos, naging tagapagmana ng Diyos, nakakamangha. Yun ay hindi may paliwanag na biyaya na mula sa Diyos.
Sa tuwing naisip ko ito, gaano ako kasaya? Kahit na wala akong anuman. Hindi ko nga masabi sa inyo kung gaano ako kasaya mula nang ako ay maligtas. Noong bagong ligtas ako, naisip ko kung mayroon bang tao sa mundo na kasing saya ko. Napakahirap ng buhay ko dati. Kahit sa school, hirap na hirap akong makaraos hanggang sa sunod na buwan. Mababa ang tingin ko sa aking sarili. Kaya noong may dumaan na truck, naisip ko na tumalon sa harapan at magpakamatay. Gayunpaman, napapikit ako at naglakas loob na mabuhay. Subalit, pagkatapos maligtas, wala na nga sino man ang mas masaya kaysa sa akin. Kahit na ibigay mo pa sa akin ang lahat ng bagay sa mundo, hindi ko ipagpapalit ang kagalakang nasa loob ko. Hindi ko ito ipagpapalit. Hindi ako nagbibiro. Gayunpaman, natanggap ko ang kaligtasan ng kaluluwa. At ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At ito'y libre. Ako ay naligtas, minsan magpakailanman. I was saved by relying on the Savior Jesus. Ang kaligtasan ay nangyayari ng minsanan. Minsanan lang. Ang kaligtasan ay hindi yung naligtas at pagkatapos ay maliligtas ulit. Walang hanggang buhay. Walang hanggan. Sa ibang salita, tayo ay ipinanganak bilang mga anak ng Diyos. Ang kapanganakan ay isang beses lang na nangyayari, di po ba? Tayo ay ipinanganak muli bilang anak ng Diyos. Tayo ay isang beses na ipinanganak sa laman at isang beses na ipinanganak sa Espiritu. Ipinanganak bilang anak ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipanganak muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kung hindi makikita, makakapasok ba siya? Ibig sabihin ng ipanganak muli ay maligtas. Ang ibang tao ay mayroong maling pagkaunawa kapag sinasabi nating tayo'y naipanganak muli. Sinasabi nila, napakayabang mo. Sinasabi mong ikaw ay ipinanganak ng muli. Ang mga taong nagsasabi ng ganito ay hindi nalalaman kung ano ba talaga ang kaligtasan. Ako'y patungo sa kamatayan, subalit mayroong nagligtas sa akin at ako ay nabuhay. Pwede nating sabihin na ipinanganak ako dahil sa magulang na nagsilang sa akin. Kapag ikaw ay ipinanganak muli, ikaw ay usbong. Usbong. At ang usbong ay kailangang lumago. Mayroong proseso ng paglago. Kaya tingnan natin sa Biblia. Sa Filipos chapter 2, verse 12. Tingnan natin sa Biblia. Sa Filipos chapter 2, verse 12. Filipos chapter 2 verse 12. Sa Bagong Tipan, chapter 2 verse 12. Filipos chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ngayon, sa mga gawa chapter 16, si Apostol Pablo ay pumunta sa Filipos upang mag-evangelize at may mga taong naligtas at ang iglesia ng Filipos ay nagsimula. Habang si Pablo ay nangangaral ng Ebanghelyo, sinubukan ng mga Israelita na patayin siya. Si Pablo ay Israelita sa laman, subalit meron siyang Roman citizenship mula sa pagkabata kasi isinilang siya at lumaki sa Roma. At dahil sa hindi patas na pakikitungo sa kanya, sinabi ni Apostol Pablo, dudulog ako kay Caesar, sa emperador ng Roma na si Caesar. Dahil dito ay walang sino man ang pwedeng humatol sa kanya. Kailangan niyang pumunta sa emperador. At ipinadala siya doon bilang isang bilanggo. Subalit ang layunin ng kanyang pagpunta ay parang mangaral ng ebanghelyo. Ipinadala siya ng Diyos. Kaya siya ay maaaring mangaral habang bilanggo sa Roma sa loob ng 2 taon. Habang si Pablo ay bilanggo sa Roma sa loob ng 2 taon,
siya ay sumulat ng isang liham at ipinadala sa iglesia ng Filipos. Nagsulat siya ng isang sulat at ipinadala ito sa iglesia ng Filipos. Kaya nga sabi dito, mga minamahal kong kapatid, ang mga mananampalataya sa Filipos ay nagmahal kay Pablo ng labis. At labis din silang minahal ni Pablo, yung mga kapatid sa Filipos. Hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama. Ngayon, si Pablo ay nakakulong sa malayong bilangguan ng Roma. Kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at pagiginig. Sabi dito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay kaagad na natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos, minsan magpakailanman. Subalit, ang kaligtasang binabanggit dito ay iba. Hindi ito kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng pagsunod. Iba. Sinasabi ng Biblia, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at pagiginig. Ibig sabihin, ito'y nagpapatuloy hanggang ngayon. Ibig sabihin, ang mga ligtas ay dapat na magpatuloy sa kanilang Christian life araw-araw. Na sa araw-araw ninyong pamumuhay ay dapat na makita ang katibayan ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasang binabanggit dito ay kaligtasan ng pamumuhay. At ito ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng pagsunod. Ang banal na espiritu ay pumasok sa iyong puso at tumutulong sa iyo upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Habang nag-aaral tayo ng Biblia, natututunan natin kung paano mamuhay bilang Kristiyano. At tayo ay nagpapasakop sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa salita. Ang mabuting pagsunod ay pagpapasakop. Ang pagsunod ay susunod lang kapag gusto mo. Subalit ang pagpapasakop ay pagsunod kahit na ayaw mo. Mayroong military term na submit to command. Hindi ka pwedeng magdahilan. Tayo ay dapat na sumunod sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa oras ng kagalakan, dapat din tayong sumunod maging sa mga pagdurusa at kahirapan. Kahit na ayaw mo. Kahit na ayaw ng katawan ni Jesus na mamatay doon sa krus, sumunod siya sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sa Filipos chapter 2 verse 8, siya'y naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Gusto ba ng katawan ni Jesus na mamatay doon sa krus? Ayaw nito. Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Hiniling ni Jesus sa Diyos na kung maaari ay huwag siyang mamatay doon sa krus. Ang krus ang pinakanakakahiya at pinakamasakit na pwedeng pagdusahan ng isang tao. Kaya madali ba para kay Jesus na magtungo sa krus at hindi tumakas? Sinabi ni Jesus, walang nag-aalis nito sa akin, kundi kus akong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin ito muli. Ang layunin ng pagdating ni Jesus sa mundo ay upang mamatay para sa mga makasalanan. Siya ay naparito upang isagawa ang kaligtasan. Kaya upang matupad ni Jesus ang kaligtasan para sa atin, siya ay ganap na sumunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Sa Filipos 2:8, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng Diyos, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Tayong mga naligtas, dapat nating alamin ang kalooban ng Diyos. At kung alam na natin, ay dapat nating gawin. Mali po kung gagawin natin ang hindi natin dapat gawin. At hindi gagawin ang dapat na gawin. Sa katunayan, kailangan nating sumunod ng may kagalakan.
Minsan ay kahit na ayaw natin, kahit na mayroong pagdurusa, subalit kung ito ay kalooban ng Diyos, kailangan nating mamatay para sa Panginoon. Kailangan nating sumunod hanggang sa kamatayan. Kaya nga sinasabi ng Biblia kung paanong lagi ninyo akong sinusunod. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating patuloy na matutunan ang Biblia. At kailangan nating sumunod at magpasakop sa salita ng Diyos. Ang pagsunod ay pagtapon sa ating sariling kalooban at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Mayroong nakakita sa verse na to at nagkaroon siya ng maling akala na hindi dapat sabihing ligtas na dahil may talata na nagsasabing isagawa ang sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Huwag po kayong magkaroon ng maling pag-unawa sa talatang ito. Hindi po ito nangangahulugan na ang mga naligtas ay pupunta sa impyerno kapag nagkasala sila. Ang kaligtasan ay walang hanggan. Sa John chapter 10 verse 28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na kailanman pupunta sa impyerno. Kung tayo ay minsang naging anak ng Diyos, kapag gumawa tayo ng mabuti, anak pa rin ng Diyos. Kahit na makagawa ng pagkakamali, anak pa rin ng Diyos. Di po ba? Mayroong nag-iisip na kahit na gumawa ako ng kasalanan, anak pa rin ako ng Diyos. Kaya nga hindi na ako kailangan gumawa ng mabuti. Okay lang naman na gumawa ng kasalanan. Hindi po, maling-mali ito. Kung magkakasala tayo, didisiplinahin tayo ng Diyos. Gayunman ay hindi na itatakwil. Hindi niya tayo pupuksain. Bagaman mayroong disiplina, hindi niya tayo wawasakin. Sa 1 Korinto chapter 5 verse 5, kung ang mga naligtas ay gagawa ng kasalanan na hindi dapat gawin ng Kristiyano, at hindi siya magsisisi, maaari siyang patayin. Ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang spirito ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. May gumawa na ng malaking kasalanan, subalit hindi nagsisi. Gumawa siya ng pangangalunya, subalit hindi siya nagsisi. Kaya nga sabi sa Biblia, ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang spirito ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Maaari niyang patayin ang katawan ng isang Kristiyano. Mayroong mga Kristiyano na namatay dahil sa disiplina ng Diyos. Subalit ang spirito ng isang Kristiyano ay hindi mapapahamak. At mayroong nag-iisip na kahit na mamatay ako sa disiplina, sa langit naman ako pupunta. Mayroong problema sapagkat susukatin ng Diyos kung paano tayo namuhay para sa Kanya pagkatapos ng ating kaligtasan. Sa mga hindi naligtas, ang makasalanang hindi ligtas ay pupunta sa impyerno. At sila'y parurusahan ayon sa kanilang mga gawa. Ang sukat ng parusang matatanggap nila sa impyerno ay magkakaiba, base sa mga kasalanang nagawa nila. Magkakaiba ang mararanasan nilang sakit at parusa. Ang mga makasalanang hindi ligtas ay kakalagka rin papunta sa impyerno. Subalit, bakit magkakaiba ang kanilang parusa? Sapagkat sila ay parurusahan ayon sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga palagi kong sinasabi na kung ayaw mo rin lang na maligtas, mas mabuting huwag kang gumawa ng maraming kasalanan. Sabi ng iba, kung gano'n ang impyerno ay magiging maligamgam. Hindi po, mayroon pa ding matinding sakit, subalit ang sukat ng sakit ay magkakaiba. Ang mga naligtas na Kristiyano ay hindi na mapupunta sa impyerno kung talagang sila'y ipinanganak muli. Subalit susukatin ang kanilang buhay mula nang sila'y maligtas. Kung sila ba ay nabuhay para sa Diyos o hindi. Ang pamumuhay natin bago tayo naligtas ay hindi na dapat isipin. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Kaya nga, pagkatapos maligtas, ang ating pamumuhay ay susukatin. Kaya sa 2 Corinto chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuma ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti man o masama. Ang ating pamumuhay ay ilalantad sa harapan ng hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya. Pagkatapos ng kaligtasan, ang ating buhay ay susukatin. Kung nabuhay ba tayo para sa kalooban ng Diyos o para lamang sa ating sarili, ang lahat ay susukatin. Totoo po ito. Mayroong napakaraming talata patungkol dito. Sinasabi ng Biblia na bawat tao ay parurusahan ayon sa kanilang magagawa.
Sa 1 Corinto chapter 4 verse 5, siya ang magdadala sa liwanag ng mga bagay na ngayon ay nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Kaya nga, hindi po tayo dapat makontento sa kaligtasan lamang. Kung tayo ay susunod at mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay pupurihin ng Diyos. Ang papuri ng Diyos ay hindi gaya ng papuri ng sanlibutan na nagbibigay ng mga certificates bilang papuri. Mayroong gantimpala. At ang gantimpalang ito ay walang hanggang gantimpala. Kahit na isang biyaya ng kaligtasan ang tinanggap natin mula sa Diyos, ang ating kaluwalhatian ay magkakaiba. Sa susunod ay pag-aaralan natin ito ng detalyado. Ang kaluwalhatian ay binigay kay Pedro, ang kaluwalhatian ay binigay kay Pablo, ang kaluwalhatian na ibinigay sa diakonong si Esteban, ang kaluwalhatian ni Juan ay magkakaiba. Magkakapareho ba ang kaluwalhatian na ibibigay? Yung taong buong buhay na nagdusa para sa Panginoon at yung tao na hindi na buhay ng buong puso para sa Diyos, magkapareho ba ang kaluwalhatian matatanggap nila? Kung tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos ngayon, manghihinayang tayo sa ating buhay. Sapagkat hindi tayo lubos na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kung ang ating puso ay naagaw ng sanlibutan at mga walang kabuluhang bagay at hindi tayo nabubuhay para sa Panginoon at nagiging makasarili, hindi tayo tatanggap ng gantimpala. Sa halip, kahihiyan ang ating matatanggap. Mayroong talata na nagsasabi na kahit na tayo ay naligtas, pwede tayong mapahiya sa kanyang harapan. Halimbawa, nasunog ang isang bahay sa apoy at may isang taong nakaligtas at nakatakas sa apoy. Naligtas siya, subalit nakalimutan niyang magdala ng damit, nakabrief lang. Para pong ganito. Sa 1 Corinto chapter 3 verse 15, kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Kahit siya ay naligtas, ngunit ang kanyang kaligtasan ay nakakahiyang kaligtasan sa harapan ng Diyos. Ang iba ay tumatanggap ng mga gantimpala, subalit paano kung ikaw ay wala? Magkaiba ang kaluwalhatian ng taong nagsisilbi malapit sa hari at taong nagsisilbi malayo. May salita sa Biblia tungkol dito. Gayunpaman, ang mga taong ligtas ay hindi napupunta sa impyerno. Ang isagawa ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig ay hindi nangangahulugan na kailangan nating matakot na baka mapunta tayo sa impyerno. Kahit naligtas na tayo, nasa atin pa din ang dating pagkatao. Habang nakikinig tayo sa salita ng Diyos, salamat po Panginoon sapagkat iniligtas mo ako. Mabubuhay ako upang suklian ang iyong biyaya. Gusto kong mamatay at mabuhay para sa Panginoon. Ganito ang pag-iisip natin pagkatapos ng kaligtasan. Habang nag-aaral ng salita ng Diyos, pwede niyang sabihin, oo, mabubuhay na ako kagaya nito. Amen. Subalit pag-uwi sa bahay, naiisip niya, natanggap ko na ang buhay na walang hanggan, kailangan ko pa bang mabuhay ng ayon sa salita ng Diyos? At kapag lumingon siya at nakita ang magandang sasakyan, iniisip niya, wow, ang ganda. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganyan? Kapag may nakita siyang nakasuot ng magandang damit, iniisip niya, kailangan ko rin magsuot ng ganyan kagandang kasuotan. At kapag may nakita siyang magandang bahay, sinasabi niya, sana mayroon din akong ganyan, sana. Ang pag-iisip na sumunod sa salita ng Diyos na mayroon siya ng oras ng sermon ay biglang naglaho. Unti-unting nawala. Ang pagnanasang gawin ang mga makasanlibotang bagay ay lalong lumalaki. At ang pagnanasang sumunod sa Panginoon ay lalong lumiliit. At pagbalik sa linggo upang makinig ulit ng salita ng Diyos, siya ay gagawa ng desisyon na tama, namuhay ako ng mali. Kailangan kong mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Subalit, ulit, pag-uwi sa bahay, galing sa pakikinig ng sermon, nawala na naman ang puso niya. Huwag po natin gawin ang ganito. Dapat tayong makipaglaban sa ating laman. Sa Roma chapter 7, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao, sinisikap nating mamuhay ayon sa salita, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi. Ang kakaibang kautusan ay ang kapangyarihan ng laman na hindi pa rin nababago. Naglalaban sila sa isa't isa. Halimbawa, mayroong isang ibon at isang daga na ang mga paa ay nakatali sa isa't isa.
Ang ibon ay magsusumikap na lumipad sa kalangitan. Subalit ang daga ay magsusumikap na pumasok sa kanyang lungga. Kaya, sino sa kanilang dalawang mananalo? Talaga? Paano niyo nalaman? Opo, ang mas malakas ang mananalo. Kung ang ibon ay tulad ng isang agila, gaano man kalaki yung daga, ililipad niya ito. Subalit kung ang ibon ay tulad sa sakiting maya, kakalad ka rin siya ng daga patungo sa kanyang lungga at kakainin. Dapat nating palakasin ang ating panloob na pagkatao. Kaya sa Efeso chapter 3 verse 16, kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang spirito sa pagkataong loob. Kung ang ating panloob na pagkatao ay malakas, maaari nating madaig ang laman. Mayroong labanan sa pagitan ng laman at spirito. Kaya't isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Natatakot na baka dahil sa aking laman ay sumuway ako sa salita ng Diyos o makagawa ng mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Kaya kailangang matakot at manginig. Kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Nais nating sumunod sa salita ng Diyos, subalit ayaw ng ating katawan. Sa gabi, kung mag-iisip ka ng tahimik, naku, ngayong araw, hindi ako namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakagawa ako ng bagay na kinasusuklaman niya at ng maraming bagay na nagpalungkot sa kanya. Hanggang kailan kaya ako magiging ganito? Nagsisisi ka. Kung gayon, dapat kang manalangin. Diyos ko, tulungan mo po ako. Kailangan mong ipanalangin ang iyong panloob na pagkatao upang makapamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi natin pwedeng sabihin sa isang taong walang kapera-pera na gamitin mong mabuti ang pera mo. Upang makapagsabi ng ganito, dapat may hawak na pera yung tao. Kaya ang ibig sabihin nito ay gamitin ng maayos, hindi basta-basta. Kaya ang isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan ay nangangahulugan na mamuhay ng maayos bilang isang taong naligtas. Sa madaling salita, pagpapakabanal. Ang kaligtasan ay hindi nangangahulugan na biglang naging malanghel na kaagad naging malanghel na ang iyong puso at buhay. Sa pamamagitan ng banal na spirito at ng salita, ang ating puso ay unti-unting binabago sa araw-araw. Habang nagbabasa, nakikinig at nagsasaulo ng salita, ang ating puso ay unti-unting binabago. Kaya naman sa Roma chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. At huwag ninyong tularan ang mapangulunyang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang ating mga puso ay unti-unting nababago sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang ating personalidad ay unti-unting nababago. At ang ating pagkatao ay unti-unting nababago. Kung magbabago ang ating isip, magbabago din ang ating buhay. Kapag nagbago ang ating pag-iisip, ang ating pananalita at ginagawa ay unti-unti din na magbabago. May ilan na matagal nang naligtas, subalit minsan ay labis na nagagalit, at may ilan na hindi mabuti ang pananalita. Ang Panginoon ay maamo at may mapagpakumbabang puso. Siya ay tahimik at masunurin na katulad ng tupa, tupa sa harapan ng manggugupit. Nakakita na ako ng manggugupit ng tupa. Gumagamit siya ng makina. Sumablay siya at natuklap ang balat ng tupa. Subalit, kahit na dumugo at nasugatan ang tupa, kahit na natuklap ang balat ng tupa, nanatili pa rin yung tahimik. Kapag ginugupitan ng tupa, hindi siya kumikibo. Umaalis lang ang tupa kapag tapos nang maahit ang lahat ng kanyang buhok.
Sa Isaiah chapter 53 verse 7, siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng korderong dinadala sa katayan at gaya ng tupa sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Alam ng mga hayop kapag dinadala sila sa katayan. Ang mga baka ay labis na nagpupumiglas. Dati noon, mayroon kaming alagang aso sa bahay. At noong medyo malaki na ang aso, sabi namin, ibenta natin sa dog market. At pagkatapos, nagtago ang aso sa ilalim ng sahig at ayaw nang lumabas. Parang naintindihan niya yung lingwahe ng tao. Ang galing. Ayaw na talagang lumabas at hindi na namin na ipagbili. Subalit ang mga tupa ay lubos na masunurin. Kahit nadalhin pa ang tupa sa katayan, susunod sila kahit na alam nilang sila'y mamamatay. Nakakita na ba kayo ng kinakatay na tupa? Ilang beses na akong nakakita? Isang beses sa Yanji, China, may mga alaga silang tupa at sinabi nila sa akin na kakatay sila. Kaya sinabi nila, halika, manood ka. Yun ang unang beses na makakita ako. Itinali nila ng maluwag ang tupa sa hulihan ng kanyang mga paa. At pagkatapos ay naglagay sila ng planggana sa ilalim. At sinaksak ang tupa sa leeg. At ang dugo ay dumanak ng gusto. Subalit ang tupa ay umungo lamang at hindi lumaban. Hindi siya lumaban. Kung ibang hayop yon, malamang nagkagulo na doon. Nakakatay ka na ba ng manok? Kung pipilipitin mo ang leeg ng manok at puputulin ang leeg nito, ang manok na pugot ang ulo ay tatakbo ng pabalik-balik. Ang manok na pinugutan ang ulo ay tatakbo pa rin. Subalit ang tupa ay luluha dun lang sa pwesto niya hanggang sa mamatay. Nang makita ko ito, naisip ko, ang tupang ito ay narito upang ipaliwanag si Jesus. Kahit na pinagbintangan siya ng mga Hudyo, hindi siya umik. Hindi siya nagsabi ng wala akong kasalanan, bakit gusto niyo akong patayin? Gaya ng tupa sa harapan ng mga manggugupit. Kaya't sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Tayo din ay dapat na maging katulad ng Panginoon. May iba na mabaliwala lang sila o hindi mapansin ay nagagalit na. Nagkikipag-away, nagiging marahas. Kailan sila lalago? Gayunpaman, ngayon ay kailangang magbago ang pag-uugali natin. Ang ating puso ay binabago ng paunti-unti. At pagkatapos ay nagbabago ang buhay natin. Lumalago. Lumalagong kaligtasan. Ganito ang paglago. Tingnan natin sa Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2. Verse 2. Unang Pedro chapter 2 verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas ng salita upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Kahit na may edad na ang isang tao, kapag naligtas siya, siya ay sanggol sa Espiritu. Ano ba ang hinahanap ng isang bagong panganak na sanggol? Sigarilyo? Alak? Pera ba ang hinahanap niya? Hindi po. Ang bagong panganak na sanggol, hindi iyan ang hinahanap.
Ang hinahanap niya ay gatas. Bago tayo naligtas, inaantok tayo sa Biblia. Kaya narinig ko na ginagamit daw ang Biblia na pampatulog. Ang mga tao ay gumagawa ng New Year's Resolution na sa taong ito, magbabasa ako ng Biblia ng mas madalas at mas mabuti. Kaya nagsisimula silang magbasa ng Biblia. Sinisimula nila sa Mateo chapter 1 verse 1. Ito ang anak aklat ng lahi ni Yesu Kristo na anak ni David, na anak ni Abraham, naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Huda, naging anak ni Huda kay Tamar sina Peres at Sera, naging anak ni Peres si Hezron, naging anak ni Hezron si Amram, naging anak ni Amram si Aminadab. Ipinanganak, 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 ipinanganak. Naku po, ito ay isang aklat ng panganganak. Sa susunod na lang ako magbabasa. At nilipas ang oras na hindi na ulit magbabasa ang taong iyon. Ayaw ng ating laman na magbasa ng Biblia. Pero kapag nanonood ng TV, tuwang-tuwa sila. Sobrang tuwang-tuwa sila. Tapos kapag pinapabasa sila ng Biblia, sinasabi nilang hindi nila kaya. Kasi daw, wala daw silang oras para magbasa. Pasensya na po, pero araw-araw kayo kong kumain. Sinabi ni Job, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa higit sa aking pagkain. Dapat nating ibigin ang mga salita sa Biblia. Noon ay napagtanto ko na sa mundong ito ay hindi ako magaling sa mga bagay-bagay. Kaya mas madalas na ako magbabasa ng Biblia. Kaya nabasa ko ang Bagong Tipan ng mahigit 50 beses at ang Lumang Tipan ng mahigit 30 beses. Nagbabasa ako ng isang chapter bago kumain. Isa pa, may memory verse tayo tuwing Linggo. Nagsasaulo ka ba? Kapag binibigkas na, may mga taong nakatungo ang ulo at binabasa lang ito. Hindi nagsasaulo. Hindi mo ba kayang magsaulo ng kahit na isang verse sa isang linggo? Kung gagawin mo ito, ang iyong buhay Kristiyano ay lalago ng mabilis. Subukan mo. Kung magsasaulo tayo, ipapaalala ng Diyos ang mga talata kapag kailangan na natin. Yung mga talatang ating isinasaulo, ipapaalala sa atin ito ng Diyos kapag kailangan natin. Siguro ay kaya nating magsaulo ng 100 verses sa isang linggo kung may magbibigay sa atin ng 4,000 pesos kada isang talata. Diba? Sa tingin mo ba ay hindi mahalagang bagay ang magsaulo ng mga talata sa Biblia? Mahalagang magbasa ng maraming talata sa Biblia at bigkasin ito. Kaya nga sa Apokalipsis chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig sa mga salita ng propesiyang ito at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Sa pagbabasa at pakikinig, ikaw ay natututo. Parang sa pagtuturo at pag-aaral. At ang nag-iingat sa mga salitang ito sa kanilang isipan at buhay ay pagpapalain. Ang mga ayaw magbasa ng Biblia ay hindi maaaring magkaroon ng magandang buhay Kristiyano. Kaya bakit hindi ka magbasa ng Biblia sa tuwing ikaw ay kakain? Magbasa ng 3-4 na chapter araw-araw na parang pagkain ng 3 beses sa isang araw. Ang ilang mga tao ay nagbabasa ng marami ng mabilis. Kahit na hindi na nila alam kung ano ang binabasa nila, patuloy pa rin. Sabihin nating susubukan mong kainin ang lahat ng pagkain sa buffet restaurant. Ano ang dapat mong gawin? Dapat mong huyain ang pagkain upang ito ay tunawin. Huwag kang magbasa ng sobra-sobra. Magbasa ka ng mabuti. Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Basahin mo, isaulo mo, at bigkasin. Tapos ay medyo malilimutan. Tapos ay isasaulo ulit. Tapos malilimutan ulit. Ganito ang nangyayari pa ulit-ulit. At balang araw, ito'y mapapasayo. Alam nyo,
Yung Bible recitation card, ginawa ko yun sa mukpo habang ako ay nangangaral ng Ibanghelyo. Mayroon doong nanay na may kambal na anak at may isa pang anak. Kaya mayroon siyang tatlong anak na lalaki. Ang asawa niya ay hindi naniniwala kay Jesus. Subalit, talagang nagsumikap ang nanay na iyon na isaulo ang Biblia. At nakibisado niya ang simula hanggang dulo ng recitation card nang hindi nagkakamali. Nakabisado niya. Wow! Siyempre, nagpatuloy ako sa paglagay ng mga recitation card pagkatapos niyon. Naglagay ako ng napakarami. Hindi ko na mabilang kung gaano karami ang nakabisado niya habang siya ay nag-aalaga sa kanyang mga anak. Ang kanyang asawa ay hindi sumasang-ayon sa pananampalataya kay Jesus. At ang nakakatuwa, doon ay mayroong isang drawing na parang mukha ni Jesus. At kahit na pinagbawalan siya ng kanyang asawa na pumunta sa church, hindi siya nakinig, pumunta pa rin. Kaya sinuntok ng asawa niya yung drawing. At yung kamay ng asawa ay nabali. Sinuntok yung drawing at nabali yung kamay. At naisip niya, nabali ang kamay ko kasi sinuntok ko itong mukha na ito ni Jesus. Pinurusahan ako ng Diyos. At siya ay nagsisi at naligtas. Ang kanyang asawang babae ay kahangahangang tao. Pakiusap, magsumika po kayo na magsaulo. Sa mga awit 119 verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sa verse 9, paano pananatiliing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? At sa verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Upang maingatan, dapat kayong magsaulo. Kung isinasa puso ninyo, kapag nakakapag-isip kayo ng kasakiman, Santiago 1:15, at kapag ang pagnanasang iyon ay napaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At kapag kayo ay nakakapag-isip ng malalaswang bagay, ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya, ng pangangalunya sa kanyang puso. Matthew 5:28. Kapag kayo ay nasa panig ng sanlibutan, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Roma 12:2. Kapag nagsaulo kayo ng maraming verses, kayo ay gaya ng isang general na may kumpul ng palaso. May makukuha kang palaso upang panain ang kalaban. Subalit anong mangyayari kapag walang palaso? Kapag walang palaso. Ang salita ang mag-iingat sa iyo mula sa Diablo. Kung titingnan natin sa Efeso chapter 6 verse 17, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kung walang anumang sandata, ito ay tulad ng isang general na walang magagawang kahit na ano. Kung magkakabisado tayo ng maraming salita, tatalunin ng Espiritu si Satanas gamit ang tabak. Kaya nga gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas ng salita. Ang salita ng Diyos ay ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Habang nagbabasa, nakikinig at nagsasaulo ng mga salita, ang ating Kristiyanong pamumuhay ay natural lang nalalago. May ibang tao na matagal nang naligtas, subalit ang kanilang Kristiyanong pamumuhay ay parang hindi normal ang paglago. Kaya sa 1 Corinto chapter 3, verse 1, 2, 3, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, kayo'y mga sanggol pa. Sanggol pa rin ba kayo? Kayo nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Kaya kung magsasalita tayo ng mahihirap na bagay, hindi nila maiintindihan ito. Kung sasabihin natin, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon dahil tayo ay mga ligtas na tao, sasabihin nila, hindi ko kaya. Kung gayon, kailan mo ito gagawin? Ang pananampalataya ay kailangang lumago. Ang ibig sabihin ng paglago
ay ang katangian ng Diyos ay unti-unting nabubuo sa akin. At ang aking sariling katangian ay unti-unting naglalaho. Pagkatapos maligtas, halimbawa sa puso ko, 10% ay Panginoon, 90% ay ako. Kung ang pananampalataya ay lalago ng kaunti, ang Panginoon ay magiging 20% at ako ay 80%. Kung lalago pa ng kaunti, 30% at 70%. Kung lalago pa ng kaunti, ang 50% Panginoon, 50% ako. Pagkatapos ay magpapabalik-balik. Dati ay nabubuhay ako ayon sa laman. Subalit ngayon ay nagbabago na. Sa paglago ng aking pananampalataya, sa puso ko, 60% Panginoon, 40% lumang pagkatao. Kapag umabot sa 70% Panginoon, marahil ay wala nang lakas ang laman na lumaban. Walang 100% sa sanlibutan ito. Kung tayo ay mapupuno ng banal na spirito, hindi na magagamit ng pagnanasa ng laman ang lakas nito. Law of gravity. Law of gravity na ito ay mahulog, di ba? Subalit, bakit hindi ito nahulog? Sapagkat mayroong mas malakas na pwersa pumipigil sa pagbagsak nito. Ang mga ibon ay mayroong buhay, kaya't sumasalungat sila sa law of gravity at dumilipad pa itaas. Kung ang isang ibon ay binaril at namatay, ito'y mahuhulog. Kahit na nabubuhay tayo sa mundong ito, ang ating panloob na pagkatao, gaya ng isang agila, ay dapat na pumailan lang sa langit. Maging kagaya ng Panginoon ng higit at higit pa. Kaya sa Galacia, chapter 4, verse 19, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, "Para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo." Siya ay naghirap sa panganganak upang maipangaral ang Ebanghelyo sa Galacia, upang sila ay maligtas. At dahil sa mga naligtas na tao na hindi pa nagbago, siya ay naghirap ulit sa panganganak upang ang pagkatao ni Kristo ay mabuo sa kanila. Ang mga nanay ay lubos na naghirap upang maisilang ang kanilang anak. Noong unang panahon, maraming namamatay sa panganganak. At pagkatapos, ang mga nanay ay buong buhay din na naghihirap upang magpalaki sa kanilang mga anak. Tama po ba? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kaya nga, siya ay naghirap ulit sa panganganak, si Pablo, upang ang pagkatao ni Kristo ay mabuo sa kanila. Ang pagkatao ni Kristo ay dapat na unti-unting mabuo sa mga Kristiyano. Kailangan ninyong maging gaya ni Kristo. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 9. Hebreo chapter 9.
Hebreo chapter 9. Verse 28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ang pagkatao ng isang taong ligtas ay nabubuo. Unti-unting nababago ang kanyang buhay na tulad sa isang ligtas na tao. At pagdating ng Panginoon, ililigtas din niya maging ang ating hamak na katawan. Kaya tinihintay natin ng Panginoon. Hinihintay natin ng Panginoon. Tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kaya mayroon pong himno na tungkol sa paghihintay sa Panginoon. Even if there are only strange clouds floating in the distant sky, I wonder if our Lord is coming. My heart holding up my head and looking far away. O Lord, when will you come? Jesus said to come again when he left. When will you always come? Kaya para pong ganito, mayroong himno na tungkol sa muling pagdating ng Panginoon. Tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Hindi po ba kayo naghihintay? Nagpatayo ka ng magandang bahay. Sa oras na maitayo ito, ipagpapaliban mo ba ang pagtira dito? Maghihintay ka pa ba ng ilang panahon bago tumira dito? Siyempre hindi, dilipat ka kaagad doon. Gaano man kaganda ang mga bagay sa mundong ito, hindi iyon ang maikukumpara ng bilyong-bilyong beses sa muling pagdating ng Panginoon. Hindi nila alam iyon, kaya pinagsisikapan nilang mamuhay ng kaunti pa sa mundong ito. Kung mabubuhay ka sa mundo ng bawas isang araw, pupunta ka sa langit dagdag isang araw. Gusto niyo bang mabuhay ng isang taon pa sa mundong ito o pumunta sa langit at mabuhay ng isa pang taon? Hindi niyo alam? Pinag-iisipan niyo pa ba? Kung may alam kayo, ay gugustuhin niyong pumunta ng isang araw na mas maaga. Ang mga tao ay takot mamatay sapagkat wala silang alam. Sa awit 116, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sa Apokalipsis 14, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Sa langit ay walang kahirapan, walang pagluha, walang kirot, walang kalungkutan, walang pandaraya, walang kalupitan, walang sakit. Ito'y isang banal at maluwalhating dako na kagaya ng Diyos. Gusto ko rin kaagad na pumunta doon. Hindi ako nagsisinungaling. Gusto ko nang pumunta doon. Subalit aalis ako pagkatapos gumawa ng kaunti pang gawain. Hindi ko alam kung kailan. Si Apostol Pablo, maraming beses na sinabi niya sa Biblia na nais na niyang pumunta kaagad sa Panginoon sa lalong madaling panahon. Kapag dumating ang Panginoon, siya ay magpapakita sa pangalawang pagkakataon para sa mga ligtas na banal na naghihintay sa Kanya. Ito ang ikalawang pagdating. Pagdiligtas ito saan? Tingnan natin sandali sa Roma chapter 8. Roma chapter 8. Verse 23. Roma chapter 8 verse 23. At hindi lamang sanglilikha kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumarating din sa ating mga sarili sa masinhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. Ang unang bunga ng Espiritu ay ang buhay sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng dumarating din sa ating mga sarili? Maging mga Kristiyano ay napapagod din at nagugutom.
Minsan ay nagdurusa at nagkakasakit tayo. Kaya't maaari silang makapagsabi, "Oh, makalabas na sana ako sa katawang ito nang sa gayon ay makapiling ko na ang Panginoon." Na tayo na may dumarating din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. Sa Roma chapter 8 verse 23, tayo ay kinukup, inampon, hindi anak, subalit anak na ngayon. Gayunpaman, ang katawan natin ay hindi paligtas. Ang katawan natin ay hindi paligtas. Sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. Sa pagdating ng Panginoon, ililigtas niya ang ating katawan. Paano? Tingnan natin sa 1 Thessalonica chapter 4. 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 at 18 hanggang 18. 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 hanggang 18. Page 344. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa pupawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Sa unang pagdating ni Jesus, siya ay namatay na kaawa-awa. Our Savior, whom the Lord has despised, reappears in great glory and majesty. Subalit sa muling pagdating niya, siya ay darating bilang hari ng mga hari kasama ang mga anghel. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon na. Ang mga namatay kay Kristo. Ito ay tumutukoy sa mga taong ligtas na, subalit namatay na. Ang spirito ng mga taong ligtas na namatay, ay nasa paraiso, at ang kanilang katawan ay nasa libingan. Ang lahat ay bumalik sa alabo, at sila ang babangon muna. Sa muling pagdating ng Panginoon, sila ay bubuhayin sa isang katawang espiritual na walang pagkasira, na gaya ng sa Panginoon. Sa 1 Corinto chapter 15 verse 52, sa huling pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. At ang mga nabubuhay na Kristiyano ay babaguhin katulad ng isang uod na nagiging paru-paro na lumilipad sa langit. Higit na maganda kaysa mga anghel. Kaya tayo mga nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap. Sa tingin ko ay hindi na tayo aabutan ng kamatayan at buhay na sasalubong sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang araw ng pagdating ng Panginoon ay tunay na napakalapit na. Pwede na siyang dumating ngayong gabi. Kung hindi ngayon ay maaaring bukas. Kung hindi ngayong taon, maaaring sa sunod na taon. Araw-araw ay kailangan nating hintayin ang pagdating ng Panginoon. Pagkatapos ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga talatang ito. Basahin natin ang isa pang talata sa Filipos chapter 3. Filipos chapter 3. Filipos chapter 3 verse 20 hanggang 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang mababago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Alam mo ba na nang tayo'y naligtas, tayo ay naging mamamayan ng langit? Mayroon tayong citizenship. Ang mga taong ipinanganak sa US ay merong US citizenship. Yung mga taong nakakakuha ng US citizenship ay nagyayabang, di ba? Tayo ay mamamayan ng Korea sapagkat ipinanganak tayo sa Korea. Mayroon tayong pagkamamamayan. Ang mga ligtas ay merong dual citizenship.
Ang katawan ay mamamayan ng Korea at ang mga anak ng Diyos ay mayroong pagkamamamayan sa langit dahil sa tayo ay ipinanganak na muli. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay iniintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ay dumating, dadalhin niya tayo doon. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Bigla tayong babaguhin sa isang maluwalhating katawan na tulad ng sa Panginoon. Paano babaguhin? Hindi importante kung ikaw ay puti, itim o kayumanggi. Hindi na magkakaroon pa ng lahi. Hindi na magkakaroon pa ng lahi. Sa tingin mo ba ay magkakaroon pa ng gwapo at pangit sa langit? Ang pandak ay magiging matangkad. At mas maganda pa sa mga anghel. Kung ganoon, ay paano natin makikilala ang isa't isa sa langit? Nag-aalala ka ba? Sa oras na iyon, hindi na tayo magkakakilala batay sa mukha. Ayon sa 1 Corinto chapter 13 verse 12, lubos kong maunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. Tulad ng Diyos na nakakaalam, ang ating pangunawa ay magiging perpekto. Kaya't magkakakilala tayo. Yun si David, yun naman si Solomon, yun si Pedro, si Pablo. Makikilala natin ang lahat, hindi sa pamamagitan ng mukha. Sa pagharap natin sa Panginoon, makikilala natin ang lahat ng kapatid na nagkaroon ng pakikisama sa atin. Gaano maganda ito? Sa pagdating ng Panginoon, babaguhin ang ating hamak na katawan tungo sa isang maluwalhating katawan na katulad ng sa Panginoon. Kaya mayroong tatlong yugto ng kaligtasan. Ang kaligtasan ng kaluluwa. Natanggap natin ito nang manampalataya tayo sa biyaya ng Diyos. At pagkatapos maligtas, ang ating pananampalataya ay lalago hanggang sa tayo ay humarap sa Panginoon. Binabago ang ating pagkatao. Ang puso at buhay ay nababago. Ang mga naligtas ay unti-unting magbabago. Masdan ninyo ang paglago ng mga bata. Gaano sila kabilis lumaki? Ang mga Kristiyano ay kailangang patuloy na magbago. At kapag ang Panginoon ay dumating, babaguhin tayo tungo sa isang maluwalhating katawan. Kailangan nating mithiin ang sandaling iyon. Sa ngayon, patuloy ninyong pag-aralan kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan. Ang importante ay magpatuloy kayo sa pagdalo. Tuwing Linggo, Miyerkules, at meron ding cellgroup fellowship na ginaganap sa inyong lugar. Dumalo din kayo doon at makipag-fellowship. Kailangan nating magtulungan sa isa't isa. Kaya nga kailangan nating mamuhay ng magkakasama hanggang sa araw na tayo ay humarap sa Panginoon. Dapat magkakasama tayo sa isa't isa. Manalangin po tayo. Mahabaging Diyos Ama, kami na lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan ay nararapat na tumanggap ng puot at hatol ng Diyos. Subalit ang Diyos na sa amin ay nahabag at nagmahal, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay pinatawad ang aming mga kasalanan minsan magpakailanman. At salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya na nagligtas sa amin ng walang anumang kondisyon at ginawa kaming mga anak ng Diyos at binigyan kami ng mapagpalang pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Baguhin po ninyo ang aming puso at pamumuhay sa araw-araw ayon sa iyong salita hanggang sa magtungo kami sa kaharian ng Diyos. At gabayan po ninyo kami upang makapamuhay ng karapat-dapat bilang anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong mahabaging kamay, hawakan niyo po kami upang walang sino man ang mahulog sa biyaya ng Diyos. Pakiusap, gabayan po ninyo kaming lahat upang kami ay makatayo ng walang kahihiyan sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon na malapit ng dumating. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.